experience mo sa paglilibot ng District 1 especially? Yung araw-araw kayong lumilibot talaga at sa motorcade nyo, ano-ano yung mga nakita mo na talagang dadalhin mo sa konseho? Aha. Okay, so unahin ko muna yun eh, yung mga experience ko, yung experiences nung natong mga last couple of days. Grabe yung warmth nung pagtanggap nila sa amin sa gating ng Pasig. Mararamdaman mong totoo, mararamdaman mong hindi yung, din, mas pao nakakaya naman. Hindi ganun eh. Mararamdaman mong totoo, it's because of how they are with you, kung paano kanila kinakausap, paano kanila tinatanong, paano kanila kinakamusta, ganun eh. Nakakatuwa lang kasi ang dami nilang kwento pa. Hindi pa natapos nung mga nakalipas na araw, itong 45 days, puro kwento tungkol sa tatay ko, sa kapatid ko, sa tinatambayan ng tatay ko, and yung mga hopes nila na sana kung si pag ikaw naupo, ganito ha, ganyan. So, patawid na ito dun sa kaninang tanong mo kung ano yung dadaling ko sa konseho pag naluklok tayo. Yung public consultation, sabi ko nga sa kanila, ang tanong nila sa akin is, I'll be honest ha, Kurt ha, ang tanong nila sa akin, Konsi, baka mamaya pag nanalo ka, hindi ka naman namin makita. Binabalik ko sa kanila. Sabi ko, tulad ko na sinasabi ko, ako po'y humpong lang ng tatay ko at ng kapatid ko. Nakilala niyo po ba sila nung nanalo ang tatay ko at saka yung kapatid ko? Nakilala niyo po ba silang hindi nila nakita? Ang sagot nila, ay hindi po. Ganun din po ako. Sabi ko, kaya mas more on public consultation. Tambay. Tambay na hindi ano. Pero yung takal, pero kung ganun po natambay na kwentuhan, tapos kung ano pa po yung pwedeng maitulong ng konseho para gawing batas, ganun po lang din ang gagawin ko. Sabi ko nga po, hindi po porkit nangangampanya, kaya sinasabi ko na public consultation, mag-uusap. Yun po ang natutunan ko sa leadership ni Konsehal Andy at Konsehal Lex. Kung tuloy ka lang din po yan. So yun ang bibit-biting ko sa konseho. I-empower yung mga tao sa kaya nila at dapat nilang gawin at dapat yung ipagawa sa amin. So yun po. Konsi, tell us more about local senior pension. Ayan. So alam ko si Mami, si Tita, yes. Edith po, yes. Mama nyo ang isa sa may akda. Yes. Diba? At sa mangyayari na local pension sa July. Okay. So para po mas maintindihan din ang ating mga pasigay niyo. Good question, Kurt. At na-discuss din natin to sa yung in-interview mo ako sa bahay namin. To rediscuss this, ako po, tama po yan. Nanay ko po ang nag-akda nitong ordinansa na to. Ako po'y tumulong lang. Mangulit ko, ano pa yung magagandang pwedeng ilagay sa code. Napakaganda po ng senior code. Sa totoo lang, mga 98 pages po yun. 64 to 98 pages, ganun kakapal po yun. Bakit? Yun po ay naglalaman ng karapatan ng senior citizen. Hindi po simpleng code lang po yun na ginawa natin na para lang may masabing nasulat nanay ko. Hindi po. Ano talaga karapatan ng senior? Ano ba yung karapatan nito sa loob at sa labas ng bahay nila? At isa po doon, yung mga benepisyo doon. Yun yung sabi mo, Kurt, yung senior pension. Ang local pension po, kasi narinig din natin to, yung mga ibang seniors po natin na nakakatanggap ng DSWD pension. Nawawala sila sa listahan. Nawawa naman, oo. Sipin mo, inaasahan nila yon. Nawawala pa sila sa pension. Bukod pa yung pamaskong handog natin para sa seniors. Ha. Eto naman po, ay isipin nyo, 500 pesos per month para po sa 65 years old and above na wala nang trabaho kasi retirado na. Kaya sila po yung inuna natin. No? Doon sa general doon sa population po ng senior, inuna lang po muna natin yung, siyempre, retirado na sila, wala na silang aasahan, tapos wala rin silang pension, kaya inuna po muna natin sila. Karamihan po kasi na nagtatanong sa atin, paano daw yung mga may SS, maliit lang naman daw yon. Totoo naman po. Kaso inuna lang po talaga natin, walang-wala talaga. Buti nga po yun, may SS eh. Ito po, wala po talaga. Inuna lang po muna natin sila. And then, later on, i-expand po natin. Pagka po nakalikom ulit tayo ng kondo para dito, pwede na po natin i-expand to. Ngayon, ano po ang i-expand natin sa local pension po? Yan ang pag-uusapan naman natin ng mga senior. Ano po yung mga sasama natin? Pwede hong agahan natin, pwede hong agahan natin at isama na natin yung mga nakakatanggap ng SS na maliit lang, 2,200 per month. Yun, baka pwede na natin isa. Kung unti-untihin po natin, again, nagsimula po tayo sa wala. Wala po to noon. Nagkaroon na tayo ngayon. Kaya iba na ngayon, Kurt. Kailan ngayon magsisimula yung 500? Starting July po, makakatanggap na po sila. At ang application po nito ay i-announce po natin sa barangay or i-announce po natin sa social media po natin, sa OSCA.
no? Marami po tayong pwedeng pag-announce na ito para po hindi ma-miss ng ating mga seniors. So without work, basta senior na sila. Yes. At especially mga retired senior na. Yes. Again, 65 years old and above, wala na pong source of income at wala rin pong pensyon na natatanggap. Though, pag ikaw po ay kasama sa DSWD local pension, DSWD pensioner ka po, pwede ka pa rin po mag-apply. Kasi alam mo, Kurt, kung bakit? Kasi yung ibang mga, tulad ng nasabi ko earlier, yung mga DSWD senior pensioners natin, nawawala rin minsan sa listahan. At least to, pasok talaga meron. Sila. Yes, pasok sa banga. Yan. Thank you, Kansi. Salamat din, Kurt, for this opportunity. More power to your, to your YouTube channel. Like and subscribe. So, ang tanong ko po sa inyo, kumusta po yung paglilibot nyo dito sa District 1? Very informative, no, yung pagbaba namin. Pagbaba ko personally, no. Kasi kita mo talaga kung ano yung flight, kung ano yung nangyayari sa baba. Opo. No, directly, hindi ka naman pwede dire-diretso. Makikipagkwentuhan ka talaga, eh. Doon mo malalaman kung ano yung mga pangangailangan nila. At ano yung mga maitutulong pa natin, no. Yung iba, nabibigay mo na agad, natutugunan mo na yung mga pangangailangan. Pero marami doon. Kailangan gumawa tayo ng programa for them. No? Very informative at makakatulong ito sa amin. Equip tayo kung ano yung maiaambag natin sa mga kababayan natin. Although, ako naman, as barangay captain before, kita ko naman talaga yung ground, kita ko naman talaga yung sitwasyon sa baba, kung ano talaga yung mga pangangailangan, pero mas nadagdagan pa. Kaya punong-puno yung isip namin, ako, punong-puno yung ideas na mga gagawin natin. Salamat po! Okay. Opo, magandang hapon sa vlog na to. Okay, so my question po, ano-ano po yung mga nakita mo talaga sa paglilibot mo sa District 1 na talagang dadalhin mo sa konseho once na-deklara na tayong panalo? Alam nyo, Kurt, base sa pag-iikot natin, talagang maraming natamaan ng COVID pandemic. Meaning, not health-wise, pero economic-wise, ang daming nawalan ng trabaho. Kaya tayo, bilang isang individual na naging empleyado dati sa pribadong sektor, ninanais natin pagtibayin ang negosyo at trabaho dito sa lungsod ng Pasig. Tamang-tama rin, kaya rin po tayo sang-ayon sa anti-corruption advocacy ni Mayor Vico Soto, kasi alam natin pag may anti-corruption leadership, automatic, mas mahihikayat ang private sector mag-invest dito sa lungsod natin. Pag nangyari yun, dalawang bagay ang makakamit natin. Siyempre, unang-una, dagdag trabaho. Pangalawa, dagdag kolekta sa buwis. Alam naman natin na yung ginagamit ng LGU sa iba't ibang programa, health, education, infrastructure, etc., nanggagaling talaga yan sa buwis ng private sector. Kaya tayo, gusto pa natin tulungan si Mayor Vico Soto at palakasin pa ang relationship natin sa private sector. Alam niyo po, maliban sa pag-focus natin sa economics, kinakailangan din, tulungan din natin ang ating liderato pagdating sa health programs. First of all, ito po yung door-to-door delivery ng medesina. Parang pamaskong handog kasi malaking tulong po ito. Una-una, bawas pamasahe, tipid din sa oras ng mga constituents natin. Ang totoo po dyan, nagpa-survey na po ang LGU before pandemic. Hindi lang talaga natuloy kasi lahat tayo nag-focus sa COVID-19 pandemic eh. Kaya tayo po bilang isang konsehal, importanteng matutukan natin itong mga programa na ito para mabigyan ng sapat na budget at tamang implementasyon. Sa lahat po ng programa, importante po talaga, uulitin ko, ang sapat na budget at tamang implementasyon. Kaya nandito po tayo para bigyan gabay ang mga direksyon pagdating sa ganyang mga programa. Maraming salamat, Kansi. Maraming salamat, Kurt. Nice to see you.